Hello guys, for today's video, magche-check tayo ng bilge. Ang che-checkin natin ay number 3, TBWBTK, double bottom water bilge tank. So, nakikita nyo, ay umuulan. So, nag-alarmahan yung mga bilge namin. Siya nga pala, nasa container ship tayo. So, huwag kalimutan mag-flashlight. Ayan, magdala ng flashlight. Kasi madilim doon sa bodega or cargo hold. Ayan. Ingat lang din sa paglalakad. Kasi madulas, maulan. So, gumamit din ako ng boots dyan or rain boots. Ito na yung ating manhole, number 3, uphold. So, yan, nakapadlock. So, hindi ko i-cut ko muna kasi mahirap na yung ating video. So, ayan, nabuksan ko na. So, ito, pababa na tayo. I-cut na lang natin kasi para sa safety rin natin. Doon na lang tayo sa baba mag-video. Ayan. Ayan, dyan tayo dadaan. Dyan tayo bababa. Dyan tayo mag-check ng bilge. So, andito na nga tayo sa pinakababa. So, una natin chichikin ay number 3 starboard side or right side kasi yun ang nag-alarma sa bridge. So, ayan. Tingnan natin ang laman. So, almost full. Clean water naman siya or dirty water. So, kailangan natin i-report yan sa bridge na almost full ang ating number 3 starboard side. Clean water. Ayan. Ang bilis pala namin ang sukat niyan from the top to the bottom is 1 cubic meters or 1 cubic. So ayan, binuksan na yung pump. Humingi na tayo ng pump. So bulb open o pump open. Ayan, naka-open position na siya. So mag-i-start na yan mag decreasing of water. So kailangan din natin i-report yan. Bridge decreasing of water, number 3 starboard side bilge. Ayan. So magbabantay tayo hanggang ay maging di naman totally maging empty siya, kahit magtira lang tayo ng 30%. So ayan, hintay natin mag 30%. So nakikita nyo ay umuulan pa rin. Ayan, tuloy-tuloy ang ulan galing sa taas. Ayan, kailangan natin bantayan yan and then i-report din natin sa bridge. Nasa ganun, patayin yung pump and then i-report natin kung ano yung water level. Siyempre, pag andito na kayo, pag nag-alarma dito, kung isang area lang yung nag-alarma, kunwari starboard side, checkin nyo na rin yung port side and then report para minsanan na kung may tubig din sa port side. Ayan. So, clean water naman siya. Medyo marumi lang kasi nga nasa cargo hold siya. So nagde-decrease pa rin siya. Ayan. So ang gagawin ko ay itatawag ko na sa taas na 30% na siya. So ang tawag ko dyan ay bridge cargo number 3 water level 30%. Stop the pump. Okay. Yan ang reporting niya. So pagka na-acknowledge ng bridge yan, i-stop na nila yung pump. Ayan. So okay na.
almost 30% na rin talaga siya. So i-close na nila yung valve kasi tapos na tayo. Yan, closing na siya, closing position na siya. Tapos na ang starboard side. Ayan, nasa close position na siya. Ngayon, pupunta naman natin sa port side. Ayan, so magtira na tayo ng 30%. Okay na yan. Wag, kahit hindi na natin empty, okay lang yan. So, papunta tayo sa port side. Ayan. Okay. Ingat-ingat lang tayo sa paglalakad dahil masikip. Naro lang ang ating dilakaran. So, ang port side naman is so far ay hindi naman siya masyadong puno. Nasa 30% lang. Kaya nireport ko na lang yan na port side number 3 cargo hold ay bilge water level 30%. So, hindi nagdi-discharge. Pero ang tumawag sa akin ng bridge, na iti-test ko daw yung alarm kung nag-alarm. So, ito yung alarm ng bilge. Kailangan natin galawin yan. Pag yan, ay pag prines natin yan o pinus natin yan pa ganyan, ibig sabihin mag-alarm yan sa bridge. So, ibig sabihin gumagana yung ating alarma ng bilge. Ayan. So, iniintay ko pa yung tawag ng bridge. So, ayan, tumawag na siya. So, ibalik na natin sa normal. So, ayan na. Pagkatapos na natin mag-check, lumabas na tayo, sara natin yung manhole, isara na din natin yung padlock. Lagay yung padlock. Yun lang. See ya.